ano ang secret formula ng Beanie kung bakit sobrang successful nila ngayon at nakaka-sold out sila ng mga concert tickets. So this is a perspective coming from someone na hindi pa nila fan at ngayon pa lang talaga sila narinig or nire-research. So napansin ko na sobrang daming topics about Beanie dito sa TikTok and also on Facebook that hindi ko na pwedeng i-deny their strong presence. So, in-analyze ko, bakit kaya super trending ng Beanie? Ano yung secret formula nila? So, na-draw ako actually nung song nila na Pantropico. Tapos yung Salamin, kung yun ba yung title niya. So, isa sa mga opinions ko talaga kung bakit super click ngayon ng Beanie is because they have the perfect summer vibes song and look. Kung titingnan mo kasi, we are currently living in a very problematic and stressful world. Diba, ang daming nangyayari ngayon, ang daming kaguluhan, ang daming mga iniisip even in our personal lives that to hear a song na talagang bop, tapos napakainit pa ngayon sa Pilipinas, umaabot until 51 degrees minsan, tapos meron itong group na to who is singing something so fresh, so enticing, very positive yung vibe, ang taas ng energy, and their looks are very, alam mo yun, visually appealing. Kita mo yung mga clothes nila, the way they are dressed up, and yung choreography nila, talaga naman that you cannot help but embrace them. So, yun yung mga parang talagang pinaka epitome or analysis ko of why super trending ngayon ng Beanie. Honestly, nakapag-breakout sila ng mold, but this did not come overnight. Kasi baka akala ng mga tao na bigla na lang sumikat tong Beanie. From what I have read, talagang pinaghirapan nila where they are right now, and they have been training for so many years. 2021 sila officially nag-debut, pero nitong 2024 pa lang talaga sila nagkakaroon ng traction or nagsisimulang mapansin sa Philippine music industry, and not just the Philippine music industry, but thanks to TikTok talaga, doon sila nadidiscover. And alam naman natin how rare it is na magkaroon ng ganitong female group talaga or all-female group na maka-breakout sa international scene. At makikita mo dito na na-appreciate na talaga ng mga Filipinos yung kanilang homegrown talent. Kasi paano ko ba sasabihin to? Nakukuha na natin yung formula. So, ang Beanie was also trained using the discipline of K-pop. Pero talagang significantly, very heavy ang Filipino cultural implementation sa kanila kung paano yung sayaw nila, galaw nila, yung mga lyrics ng songs nila, the bop, the tune. Everything about them talaga, makikita mo, nandun yung Filipino culture. Kasi hindi naman nagka-clash yan eh. Actually, perfect formula nga yan ng blending of cultures together, getting the strength of the Filipino and Korean culture, and even the Western counterparts, yung mga nauna sa atin, from Britney Spears to Lady Gaga and all the singers out there, and then incorporating them into this powerful look, but making sure na hindi nawawala kung ano yung tatak or signature natin. So nakikita dito sa Beanie na they are actually going in the right direction dito sa mga songs nila ngayon na Pantropico at Salamin. Makikita naman dito when I search their YouTube videos, makikita mo that they practice, they are well composed. Tapos 8 members sila, si Aya, Colette, Maloy, Joanna, Mika, Gwen, Stacy, and Sheena. At ang galing-galing nila kasi galing din sila from different regions of the country. So hindi sila Metro Manila lang. Composition sila ng different places like merong Ilocano, merong Bisaya, at talagang kumakanta sila ng mga Ilocano and Bisaya songs before. At meron din silang cover ng mga Thai, Japanese, and Indonesian
cartoons. Ang na-observe ko lang, nagkakaroon ng parang mga parang fan wars slightly, pero hindi naman grabe. Like, normal na kasi talaga yan to have a comparison between SB19 and Beanie, but honestly, they are two different groups altogether. Magkakaiba ang story on how they were blended together, how they were created. Actually, it's very unfair to try to say na pareho sila or they are competing each other because they are not. They are on a totally different level. Iba din ang caliber ng SB9. These groups are not really in competition with one another. Napakalaki ng Pilipinas actually. Napakadami natin sa Pilipinas. Like malapit na tayong umabot ng 100 million. That it doesn't matter kahit na ilang groups yung meron. There will be enough appreciation for everyone. Sa totoo ngayon, pag i-exist ng Beanie and pag-i-exist ng SB19 are helping each other. It's an entire P-pop music industry na talagang dinadala nila ang isa't isa. And because one of them exists or pareho silang nag-i-exist, is mas lalong lumalakas yung music industry natin. So there is really no need to see them as competition kasi we can like them all together. So I think normal lang naman siguro minsan na pag-usapan ng mga tao yung fan wars nila just for the heck of it, parte na ng music industry yan. But as long as we can maintain it on healthy levels. Ako to be honest, I'm an 18. I'm a very solid SB19 fan from the very very beginning at hanggang ngayon talaga. And I'm not offended na maraming nabebenta ring tickets ang Beanie, or I'm not offended really that they are receiving success right now because ganito nga yung gusto nating mangyari. We want to pull each other up. This is actually a part of the mission of Wanzai Entertainment talaga ng SB19, a core, which is itaas talaga ang quality ng Pinoy pop, and they will challenge each other na to grow and to evolve. So ang ganda nung nakikita natin, and itong Beanie is showing us a formula na nag-work sa Philippines. Honestly, they have the perfect mold and look at yung mga morena look nila, pero meron din silang mestiza vibe, and then the body type. So, the achievements nila o yung success ng Beanie is paving the way for other girl groups talaga. At when you will review this, titingnan mo yung formula. So, this is what works sa Philippine setting and culture, and doon na lang natin makikita palalo kung paano natin ito i-incorporate at i-share on an international level without losing our flavor talaga, or kung ano talaga what makes us Filipino. So all in all, I'm expecting more happy vibes and tunes and catchy songs from Beanie, and it will be interesting to see how they will also develop as a group, at yung mga susunod pa na groups who will excel in doing this in the future, because groups like SB19 and Beanie are already there doing etong pag-set up talaga ng steps towards the success that we are aiming for, that will also greatly benefit us as a nation. Ay, wow, sobra. Okay, thank you for listening, and God bless you, everyone.